Good afternoon everyone, magandang hapon po. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo na healthy food ay tinolang manok. Yes po, tinolang manok. Ayan. Yung ating pong chicken, sinisong ko na po siya sa black pepper and salt. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung ating chicken, tinanggalan ko na po ng chicken skin for healthy reasons na rin po. Ayan. Isosote po natin yan sa olive oil, syempre garlic, red onion, ginger, and lemongrass. Maglalagay din po tayo ng red papaya and red jalapeno para lang po yan sa aroma. And then ang dahon pong ilalagay natin, the leaves that we are going to put is chard. Yan po. Full of vitamins po yan. Napakaganda. Parang kale. Yan po ang available dito ngayon. Maraming fiber po yan, kaya napakasustansya. Sa atin naman po, pwede tayong gumamit ng malunggay, dahon sili, kung ano po ang available. Yan po ang available dito. Yung ating tinola po, syempre kailangan natin healthy. Kaya maglalagay tayo ng pomegranate. Yes po, pomegranate juice. Ayan. Let's start na po. Gawin muna natin yung juice ng pomegranate. Alright. Naglagay na po ako ng pomegranate sa ating blender. Halos 1 cup po yan. And then, i-blend po natin. Huwag naman po yung durog na durog kasi kailangan lang naman natin yung juice ng pomegranate. Okay, let's start na po. Ganyan lang po kabilis. Tapos, sasalain natin because we need only the juice of pomegranate. Ayan. Ayan. Napaka-healthy po nitong food na to. Ayan. Ubusin lang po natin yung juice ng pomegranate. Squeeze talaga natin para makuha natin yung pinakang juice niya. Ayan. Squeeze lang po natin. Kukunin natin yung juice talaga. Ayan. Alright. Ubusin po natin i-squeeze. Alright. Matapos po natin na ma-drain yung ating pomegranate juice, this much po ang nakuha natin. 1 cup. So, let's start na po. Mag-saute na tayo. Alright. Dahil na-preheat na po natin yung ating pan, maglagay na po tayo ng olive oil. Ayan. Then, lagay na po natin yung ating red onion. Golden brown. Saute. Yan lang po. Wait lang natin. Para lumabas yung kanyang aroma at ang kanyang juice. Okay po. Dahil golden brown na ang ating onion, ilagay naman natin ang ating garlic. Generous po ako maglagay ng ating mga garlic at onion dahil hindi na po ako naglalagay ng kahit anong extender. Ilagay na rin po natin ang ating ginger. Yung aroma. Golden na sila parehas na tatlong ingredients. Ilalagay na natin yung ating chicken. Alright. Alam niyo naman po sa atin, pag tinola, lagi hindi mawawala ang ginger. Isa po yan sa napaka sustansya na at ang aroma niya po ay iba din talaga.
lalo pag native na manok. Ayan. Okay lang po natin. Tapos ilalagay na po natin yung ating manok. Ayan po yung ating fresh chicken. Nasinison ko na po siya ng salt and black pepper. Ilagay na po natin. Ayan pa lang po, oh, ang bango na. Ang sarap na. Sinishare ko po sa inyo lagi yung mga healthy food para siyempre kailangan health conscious na tayo ngayon. Yan na po siya na nailagay natin yung chicken. Tatakpan lang po natin. Wait natin until mag-corporate lahat ng juice ng ating mga ingredients. Saka natin ilalagay yung ating papaya. Pagluto na yung ating chicken. Wait na lang po tayo. Few minutes. Okay. While steaming po yung ating ginisang, tatakpan po natin yan para lutong-luto talaga siya. Ayan. Let's wait na lang po ah. Alright. Kung mapapansin niyo po, yung ating pong manok at yung ating mga ingredients, nagkaroon na po siya ng katas. Ayan. Sariling katas po yan ng ating mga seasoning. Antay-antay na lang po tayo. Few minutes po ulit. Okay. Lagay na po natin yung ating green papaya. Ay hapok na, tsaka lang tayo maglagay ng ating sabaw. Para, isinasama ko po kasi yung papaya sa pagsute, para pati yung papaya, may lasa na din siya. Ganyan. After po niyan, takpan po natin ulit. Pag malapit na maluto ang ating papaya, lagay po tayo ng sabaw. Alright. Takpan po muna natin. Yes. Yan na po yung nailagay natin ang papaya. Antayin lang na po natin na maging half cook yung papaya and then maglalagay na tayo ng kanyang sabaw. So, wait na lang po. Few minutes ulit. Okay. Maglagay na po tayo ng ating sabaw. Ayan. Kasi halos half cook na po yung ating papaya. Ayan. Ayan. Haluin lang po natin ng konti. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Okay, wait na lang po tayo. Malapit na po yan. Alright, kung gusto nyo pong i-check yung ating papaya, kuha lang po tayo ng tinidor, tapos igaganyan lang po natin. Ayan, malapit na siyang maluto. Ayan, so dito po pwede na natin timplahan, ayan, kaunti pa po, ayan. Matigas pa yung ating papaya. Ganyan lang po mag-check. I-season natin siya ng salt kasi medyo kulang. Salt. 1 teaspoon po. Kasi maglalagay pa tayo ng dahon. Alright. Few minutes po ulit. Takpan natin para malutong-luto yung ating papaya. Alright. Okay. Dahil luto na po yung ating papaya, pwede na po nating ilagay yung ating red jalapeno.
aroma lang po ang kailangan natin dyan. And then yung ating steam ng ating vegetables. Ayan. Medyo i-side lang po natin. Ako po talaga magulay po akong tao, kaya hindi ako natatakot na madami ako maglagay ng gulay. And then ilalagay na natin yung ating leaves after nito. Antayin lang natin, siguro few minutes lang din po yan. Kasi madali naman po maluto itong gulay na to. Hindi naman matagal. Alright. Wait lang po natin, few minutes again. Okay, lagay na po natin yung ating dahon. Ayan. Sa isang side lang po, tapos saka natin i... Ayan. Parang ang daming dahon, pero uunti po yan. Push lang natin para ma-corporate niya lahat. Ayan. Take note po ah, magdadagdag din po ng sabaw yung gulay na yan. Dahil may sarili siyang water. Ayan. Ayan. Wow, ang ganda na oh. Very green. Greeny-greeny talaga siya. Wait lang natin. Few minutes again. Alright. Yan na po yan. Nung nalagay natin yung ating vegetables. Yan. Ilagay ko lang po sa isang side. Nag-add din po siya ng water sa ating tinola. Ayan. Pagluto na po yan, saka natin ilalagay yung ating pomegranate. Madali lang po yung maluto. Few minutes again. Okay, dahil luto na po ang ating gulay, ang ating vegetables, ilagay na natin yung ating pomegranate juice. Ayan. Ayan po. Yan ang ating healthy tinola. Ayan. Wait na lang po natin few minutes. Alright. Yan na po yung nailagay natin ang ating pomegranate. Wow. Promise po masarap siya. May tamis na may asim na sweet po nung pomegranate natin. Ayan po yung lasa niya. So wait natin, i-plating na po natin. Another achievement na naman. Alright. Yan na po yung ating healthy tinola with pomegranate and charred leaves. Ayan. Masustansya. Masarap po yan, lalo't pag winter, masarap higupin. Nung nilagyan ko na po ng pomegranate, para po siyang may tamis, iba po yung tamis niya, malalasahan nyo din yung prutas. Yun. Pero hindi naman nag-iba yung kulay. Dahil halos red po yung pomegranate. Isang cup ang inilagay ko. Ayan po, masarap. Another achievement, another healthy food for today. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Thank you so much. Sana po nagustuhan nyo yung tinolang manok na ishinare ko sa inyo. Ayan. Thank you so much po. Sa uulitin po ulit. Gawa ulit tayo ng panibagong healthy food. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. Share po ninyo sa mga friends ninyo yung aking menu. Salamat!